Okay, start tayo mag-grinder. Yeah, mga kapatid, so ito nawala, no? Magiging maganda ang kanyang andar. Ayan po ang naputol. Yeah, magandang araw mga kapatid. Welcome back po sa Amado Vlogs. Ayan. Yun, may bago po tayong gagawin ngayon mga kapatid. Ito po yung kinatawag na torque drive or clutch drive assembly. Ano? Ituturo ko lang po sa inyo paano po siya ikabit. Ano? Kasi nabaklas ko na rin naman siya. Paano po yung binalik, ganun din po natin ikakabit. Ano? Ayun, kung bago po sa channel ko kapatid, subscribe na po ang aking channel at yun po, wala pong mawawala sa inyo kung kayo po ay mag-subscribe. Gagandaan po doon, makakuha ko po kayo ng magandang kaalaman, no? O kaunting kaalaman na ginagawa ko sa aking channel. At wag na wag po ninyong kalimutan, i-click po natin ang bell button para updated po kayo sa ating mga video na lalabas sa aking mga ginagawang kagaya nito na mga tutorial, ano? Ayun, at sa ating mga update ng ating mga motorcycle. Ayun, maraming salamat po muli mga kapatid. Punta na po natin. Yan, ito po yung mga kapatid, yung sinasabi ko po sa inyo na isang set ng ating torque drive assembly or clutch drive assembly, no? Ito po yung ano na natin siya na kalas, no? Ito yung buong kalas na po ito. Ito, kakalasin pa po natin sa inyo mamaya, papakita ko pa to. Kasi dito tayo, may papaliwanag din ako dito kung bakit minsan wala pong hatak ang ating mga scooter. Ganito po ang isang buo ng clutch drive assembly. Yan. Ito po ang isang set niyan nung nabaklas natin. Maliban doon sa nakabaklas na yon, ang wala po doon as itong bell po, ayan. Wala po yung bell doon. So, ito po yung isang set na yon. Isang clutch drive assembly. So, isang buo nito. Ayun din po yun, no? So, isang set na po silang lahat yan. Yung nabaklas na yon. So, pinakita ko lang din po ito para alam nyo kung ano po yung buo niya at saka yung buo po, ano? Ayan. Ito po yung buo niya. Ito po, kinalas ko na rin po ito, kanyang clutch show. Ito po ay mga second hand lang ang ating clutch show para pakita ko lang po sa inyo. Yan, tapos ang kanyang plate cover. Tapos ang kanya pong circlip. Yan, may tatlong circlip po yan. Yan. Para saan po ang circlip na to? Lock po yan dito sa kanyang plate. Dito sa dulo. Ayan, may lock po kasi yan dyan. Kung halimbawa na nakalagay po ang inyong clutch show ng ganyan, yan. Ayan, dyan po natin ilalagay ang lock. Yung circlip na tinatawag. Yung pinakita ko po sa inyo, ito po yun, yung tatlong piraso. Yan. Pero hindi po kada isang ano yan, tatlo ha. Tigi-isa lang po yan. Isa rito, isa dyan, at isa rin po dito sa kabila. Yan. Tanggalin ko lang po muna uli, ano? Yan, at yun, tuloy naman tayo, no? Ito naman po ang pinaka-dumper niya, no? Itong goma. Tatlong goma to, tatlo. Ito po ay tumata, nakalagay naman po yan dito. Kung halimbawa na baka wala yan sa inyo. Medyo maingay din to pagka wala to. Yan. Dito po yan, kasalpak. Yan, yan. Sana naman po tumatama yan. Tumatama din po yan dito sa ilalim nito. Yan. Bali siya po ang pinaka, ano dyan, yan, pinaka damper niya. Habang nakasalpak to, halimbawa, salpak natin. Pansinin nyo yung gatla na to. Dyan papasok yan, yung goma. Yan. Para siya po yung pinaka ano diyan para pagka halimbawa gano maglalaro hindi siya maingay, no? Halimbawa maglalaro siya pagka tatama na to sa bell. Yon. Tanggalin muna uli natin at yun po yung ating spring, yan, clutch spring. Hindi po ito yung sa center, ah. Sa doon po ito sa clutch niya, yung tatlong spring. Tapos ito naman po yung ating center spring. Yan. Stock po ito na GY6, so mahaba, no? Ang gagawin ko kasi rito, parang mag-testing ako nito, puputulan ko hanggang dito. Yan. Puputulan ko to rito. So para umiksi, medyo lumambot. Ikakabit ko sa motor ko, tapos imo-modify ko yung motor ko sa sarili ko namang motor yun. So paglalaroan ko muna ang motor ko, no?
Titingnan natin kung gaano kaganda ang laro niya pagka medyo malambot ang kanyang swing. Maputulan ko hanggang dito. Yan. Yan ang mawawala, bali isang ikot na to. At yun nga pala mga kapatid, hindi ko po na ipakita talaga sa inyo nung binaklas ko to, ano, nung tinanggal ko. So mamaya ipapakita ko na lang po sa inyo kung paano ko po siya bubuuin. Para kung halimbawa na kayo ang magagawa ng kagaya ng ituturo ko sa inyo, mas madali nyo po rin magawa, no? Kasi ito lang naman ang pinakalak niya, itong nut na to. Yan. Pag natanggal na po ito, kusang tatalsik yan, dahan-dahanin nyo lang po. Kung halimbawa na magbabaklas kayo, halimbawa binabaklas nyo to, apakan nyo o kaya press nyo para maikot nyo po itong nut niya, no? Pag natanggal na po ito, hawakan nyo po, kaya apakan nyo to, kabilaan. Kasi tatalsik po gawa ng ating spring. Matigas po yung spring na nasa loob. Yan, yung spring po na nandiyan sa loob. So pag nabaklas na kasi ito, tutulak po yan pa ahon, paakyat. Delikado rin po, kaya kailangan maintain nyo lang po yung pag-ano ninyo, no? Pa-tatanggal nun. So yun, ito naman papakita ko po sa inyo. Ito po ang kanyang torque drive. Yan. Ito po ay minsan maingay ito, maingay. Minsan sa bearing sa loob, may bearing po kayo sa loob yan. Hindi po natin babaklasin yung bearing sa loob kasi okay po ito. Ang ipapakita ko naman po sa inyo ay yung dito sa loob nito. Kung bakit wala siyang hatak, ano, matagal umangat. Matagal umangat yung ito, kahit mabilis ka na, ang tagal kasi maganit. Ayan, ayan, ganyan, oh. Matigas. Matigas. Ituturo ko po sa inyo kung bakit siya matigas at kung ano ang dapat ninyong gawin, no? Dito sa loob nito. Babaklasin natin yan. So ayun, ganito yan ang laro niyan. So pag umaandar kayo, umiikot yan, umaangat to. Ayan, matigas, maganit. Ayan, maganit siya. Ayan, ganyan ang laro niyan. So, pag may spring, no? Pag may spring dito. So ganun lang siya, ganyan lang ang laro niyan. Ayan. Pag tumatakbo. Kaya yung belt natin is pumapasok dito sa loob. Para pihitin niya, paikutin yung ating gulong, no? Sa shafting. So yun, pakita ko na po sa inyo paano natin babaklasin to. At kung ano ang dapat gawin sa maganit. Kasi minsan talaga, ano ko sa inyo dyan mga kapatid, is wala talagang hatak. Matagal kasi umangat. Kasi unang-una maganit siya dito sa loob, baka wala ng grasa. So ito gagrasahan natin para gumanda ang laro. Ano? Titingnan din natin baka sakaling mga kalawang na yung loob niya. So tatanggalin lang natin to. Kung paano tayo, itong plate lang po yan ha. Parang ito, itong plate niya, may plate din siya na ganito. So kabilaan yan sila dalawa. So ito kailangan lang natin tanggalin, ano? So ayun, ipapakita ko paano tanggalin at kung ano yung loob nun. Yan, simulan na natin. Baklasin ko muna. Ayun, ito na nga mga kapatid, ang ating torque drive, no? Gamitan lang natin siya ng flat screw. Tapos kuitin natin, ayan. Upusa lang po umangat siya, wala naman lock yan eh. Kasi ang pinakalock po kasi nito ay yung kanyang spring. Pag tumutulak dito, so hindi na po siya angat kasi nagtutulakan na po yan. Yan. So, baklasin natin to para makita natin kung ano ang loob niya. Ganito, no? Masyado siyang matigas. Yan. O, so, may mga grasa naman siya pero hindi siya sapat para ano, maganit lang talaga. Ayan, o. Yan ang kanya mga bulitas. May mga bulitas po yan. Tatlo. Yan, tatlo. Kabilaan. So, yun. So, paano siya naglalaro pag umiikot? Ayan, ayan. Tatanggalin natin ngayon ang bulitas para makita nyo, tatanggalin din natin ito ng buo. No? Linisin natin para medyo maganda. Hindi lang mahugot eh. Gamitan natin siya ng long nose. Kailangan, gamitan natin ng long nose. Ayan, no? So yun, may long nose na ako. No? Tanggalin natin sila pa isa-isa para mapihit natin. So ito na, oh. Ayan, isa. Tandaan nyo lang po pagka binabaklas din nyo, kung paano rin po ikakabit, baka magkamali kayo. Pero ito hindi kayo magkakamali. Kasi may ano naman to eh, may lock naman siya eh. May maliit siyang lock, ayan, oh. Pansinin nyo yung ano niya, maliit yung nasa dulo, mataas yung nasa, malaki yung nasa taas, ano. Itong may hawak-hawak ko ng ano. Itong portion na to, maliit. Ayan, maliit. Tapos yung dito malaki. So hindi kayo magkakamali, yung maliit sa ilalim. So tatlo yan mga kapatid, para matanggal natin ang ating torque drive, no? Puro ano siya, puro grasa, pero maano talaga, maganit din.
So linisin lang din natin mamaya. Tapos ibabalik natin, turo ko po sa inyo. Kasi pag ito po hindi naglalaro, walang hatak ang motor din natin, ano, scooter natin. Kapag hindi siya maganda ang laro. Oops, ito na siya, ayan. Ayan, so yun, doon lang po nakakabit yun. Dito lang po nakakabit yung mga bilog na yun, yung tinanggal natin, no? Lock niya. Ayan, sa tatlong yan. Ayan na po yun yung buo niya. Tanggalan natin ng grasa yung itong kabila. Parang nasubrahan sa grasa kaya magalit eh. Kapag nasusubrahan pala sa grasa, magalit. Yan, yan na siya oh. Tingnan natin siya ng konting langis para medyo dumulas. Medyo maganda-ganda naman ang kanyang laro. Kasi titignan natin yung laro niya parang hindi ganun ka suabe. Ayan, may grasa na yan. Ayun o, diba? Mas madulas na siya ngayon. Maganda na maglaro. So, yun ang nagiging sun naming sun dyan mga kapatid. Yung sa laro lang nito. Hindi siya umaangat kagad. So hindi kagad nakakaikot. Kasi dapat ito pag nakaganyan, pag umaangat, umiikot yan ganun, umaangat ang ating belt, no? So yun, maganda na siya oh. Hindi na, swabe na siya ngayon. Hindi kagaya kanina na magalit siya noong binaklas natin. So kailangan din po natin i-check ito mga kapatid. Ito kung halimbawa, puro kalawang na. Or di kaya, sira na itong kanyang mga maliliit na to na sinabi ko sa inyo, tinanggal natin. O, linisan lang natin. Makita ko po sa inyo ito, kasi minsan nasisira po ito, napupudpud. Pag ito po ay napudpud, aalog na rin po yung inyong torque, no? Itong comp niya, itong position niya, pati yun. Ayan po yan, ganyan kaliliit. Ayan po ang kanila pa, pag ito po nasisira din, maingay, maalog. Bali, umaalog na rin po kasi ito. Pag ito umalog, ayun, may dumaan na aso. Pag ito po umalog yan, pag nasira na yon, wala na po. Papalit ka na ng isang buo nito. So, mas mahal. Pag isang buo, na hindi mo po mapansin na sira na po talaga siya. Ano? So, yun, sana nakuha niyo yung paliwanag ko. Hindi naman ganun kalabo, pero siguro makukuha niyo. Babalik na natin mga kapatid para makita nyo rin yung pagbalik natin kung paano. Balik naman natin na mga kapatid, unahin muna natin to, no? Siyempre kasunod ito, kung ano po muna natin binaklas, yun din pong uli natin ibabalik dapat. So suot natin to rito. Yan. Tapos isusunod na po natin yung tinanggal natin na maliliit. Itatapat lang po natin sa butas yan mga kapatid para eksaktuhan lang. Ayan, kagaya yan, sakto na. Tapos ilagay na natin to yung maliliit para eksakto lang. Siguraduhin nyo lang na may eksakto lang siya sa butas. Ayan, kagaya yan, sakto lang. So, kabila na naman, hawakan nyo lang baka malaglag din. Para ma-assemble muna natin to, itunayin natin ang kanyang torque drive. Ayan na siya oh. Naikabit na natin, di ba? Tapos susunod yung pangatlo kasi tatlo lang naman. Yun. So ayan na, naka-ano na sila, no? Naglalaro na sila. Ayan lang ang hangganan nila oh. May hangganan lang sila diyan. Kaya stopper 'yan sa pinaka-stopper natin. Para hanggang doon lang yung angat. Yun. So, ito naman po ay bakit may ganito, pinaka-cover nun para hindi naman po lumabas, no? Pagkay pasok natin. So, ayan na, na siya, nakasara na uli, babalik na lang natin. So, hintay na lang natin na mabuo natin ulit
ito muna natin bubuhin bago natin salpak doon para tuloy-tuloy na, na ma-assemble natin siya. Pero gaya nga ng sabi ko, puputulin ko muna to. Kasi nga ay kakabit ko din sa motor ko, no. Hanggang dito. Titingnan ko kung ano magiging takbo niya kasi medyo ano ang spring nito, medyo bababa, medyo lalambot. Kaya titingnan ko kung ano magiging takbo. Ayan, ito lang naman ang ano diyan eh, ito lang naman ang tatanggalin mo. Natanggal mo na 'to. Tapos puputol na ako mamaya. O, papakita ko rin sa inyo paano natin puputulin 'yon, ano? Para makita natin paano kung paano ang lambot niya pag ikabit natin. Yun nga pala mga kapatid, hindi po basta-basta magkakabit nitong clutch yun niya, no? Kasi matigas, matigas din po magkabit, lalo itong mga spring natin. Puro stock po kasi itong spring natin ay kakabit. At saka brand new po ito, bago. So unahin muna natin itong kanyang pinaka-dumper, yung mga goma. Pasok natin dito sa mga butas. Yan. So okay na, nakabang na tayo. Lagyan naman natin ito ng mga spring, no? Para mag-ano sila, magka-dikit-dikit kung paano ba natin sila ikakabit. Yan, ganyan ang position nila eh. So, kabit natin dito. Doon yung mahaba. Ayan, doon po yung mahaba. Ah. Tandaan nyo po kasi itong mga spring na to. May mahaba po, may maiksi. Ayan, mahaba tsaka maiksi. Ayan. Ito pong mahaba ay dapat dito sa kabila. Tandaan nyo po yung kinakapitan at saka yung maiksi dito naman po sa kabilang side. Halimbawa dito, yan. Kagaya nito, dito po yung maiksi. Yan, ganyan yan. Okay, kabit naman natin dito sa pangalawa. Medyo ano lang to, hassle. Matagal-tagal pagka ikakabit natin to, ano. Kabit na natin dito sa ano naman. Yan, so ganyan ang position nila. Kakabit ulit tayo ng isa pang spring. So, medyo magkagulo-gulo lang talaga to. Kailangan dito matyaga, kapatid. Ayan. Tapos, pasok ulit natin naman dito sa kabila. Ayun. So, ayan na. Nabuo na natin sila, no? Isasalpak naman natin siya dito sa nilagyan natin na to, ng goma. So, kailangan ilagyan niya mo lang siya ilagay para ma-ano rin natin. Matatansya natin yung mga butas na magkakasya tayo. Ayan. Kasi mahirap talaga 'to magkabit. Ano, so naikabit na natin ano. Ayun, pumasok na. Pero sasagad pa natin 'yan kasi para pumasok pa yung plate. Kailangan pa natin may pasok, hindi pa siya sumasagad kasi. Ayun. Hindi pa rin pumapasok yung mga ano sa loob, mga goma, no. So higpitan pa natin, galang. Wala ako ng flat screw. Ayun, may flat screw na tayo. Kailangan lang natin kasi ipasok siya na maayos yung ating mga goma para pag pumasok malalapat na natin siya. Yan. Kailangan natin talaga tiyagain mga kapatid, lalo kung kayo ay kayo mismo magpapalit lang. Kailangan nyo talagang tiyagain siya, no? Yan, pupukukin naman natin ng kaunti siyempre para pumasok. Dandahan lang kasi baka bumigay yung ano, bumigay yung pupukpukin nyo, makasira tuloy lalo. Ayan o, oh, lumalabas na siya o. Oh. Ayan. Ayan, kung lapat na ng ganun mga kapatid, ang gawin nyo naman, sama na natin itong plate nya, no? Pasok na natin. Ayan. So, ayan o. Oh. Tapos tingnan natin dito yung eksakto na ba ang circlip dito sa ano, sa mga ano niya na to, mga, sa kanyang groove. Ayan, kung sasakto na ang ating mga circlip. Ito po yung tinatawag na circlip, itong maliliit na to. So, tatry natin kung kakasya na. Pero kailangan din po natin dito ng tools na circlip, ano, pang out. Ito po yun. So may mga butas naman yan. Ano lang natin. Tapos para mailakasin natin. Yan. Pag naipasok na, okay na. Ayan, nakalock na, di ba?
So ganun din po ang gagawin natin dito sa mga to. Ilalakpan din po natin. Yon. Sana matutunan nyo rin po magkabit ano at magbaklas. Kakabit naman muna natin siya. Pero hindi ko pala ikakabit dito sa ating torque kasi gawa ng puputulan ko muna tong spring. Puputulan ko nga hanggang dito para lumambot yung spring natin. Titesting ko sa motor ko tapos ano ko sa inyo, share ko sa inyo kung gaganda rin ang takbo niya. Kaunti ano lang naman ako, mag-axel lang ako ng kaunti ano ko. Tsaka sa motor ko naman ito ititesting ko. No? Ano ko sa inyo, share kung maganda ba ang nangyari. Ayun mga kapatid, may grinder na ako. Puputulin na natin to no? Sa dito lang banda. Ito dito. So, ikakat lang natin yan dito. Ayan, hanggang dito. Ito naman po ay nag-experiment lang ako sa motor ko at the same time kasi itinuro ko sa inyo paano nga magbaklas nitong isang buo. Ayan, ito na lang oh. Ikakabit na lang natin. So, spring na lang ang kulang. No? Itong ating spring na lang. Tapos, ikakabit na natin siya dito. Pero yun nga, puputulan ko muna kasi gusto ko isubok subok doon sa aking motor ano, kung paano ba kapag maiksi ang kanyang ano, lalambot para titingnan ko kung magiging maganda ang atak. So, ayan ang puputulan ko simula dito sa tapat nito. Dito. So, isang ikot ang mawawala. No, saglit lang naman to eh. Grinder lang natin. Okay, start tayo mag-grinder. So, putulin na lang natin to, no? Na, mga kapatid, so ito nawala, no? Try natin naman pasok kung magiging maganda ba ang ano nito, no? Magiging maganda ang kanyang andar. Ayan po ang naputol. Na, mga palaglaruan lang natin to. Nakakabit naman na natin dito. Ayan, oh. Diba? Ayan na siya, nakakabit na. So, spring, tapos lagyan natin siya nito. Ayan, ilalagay na natin to syempre. Ayan, oh. Ganito lang yung pagkakabit mga kapatid. Turo ko rin sa inyo paano natin pipress. So, ayan, ito na. Kailangan tatapat lang din natin to dito, no? Dito. Puro grasa pa eh. Tatapat lang natin tong kanyang gatla rin dito. Itong parang straight. Dito din sa straight na to. Tapos lagay natin to sa ilalim. Ayan. Tapos lagay na natin to. Tapos pihiti naman natin siya. Ayan. Lambot ng ano nito. Malambot ang spring nga kapatid. Ayan. So pumasok na ano. Kapakan naman natin dito. Ito ay manual lang ito na paggagawa. Tapos saka naman natin pihitin. Ayan. So, ganun lang yun. Pagpipihit mga kapatid. No? Ayun mga kapatid. Ito na nga. No? Ayan ay salpak na natin ang ating ginawa. At ito naman yung stock niya. No? So, same pa rin naman sila. Oh. Same pa rin ng task kasi wala naman nagbago. Spring lang ang lumambot. At dinanaw nga natin. Oh, lambot oh. Kayang-kaya ng pisilin. Pero titingnan ko pa kung anong kung magiging maganda ba ang laro nito. Hindi kagaya nitong bago. Try natin pisilin ng ganun lang sa tigas. Matigas siya yung stock talaga. No? Eh, kasi nangyari, nabawasan talaga yung ating spring. Yan. So, yun ang nangyari. Nabawasan. Kaya, lumambot yung kabila. Yun. So, tapos tayo doon, mga kapatid. Iti-testing ko lang ito sa motor ko. Yun. Sana po,
may natutunan po kayo ano kung paano po natin baklasin o kahit kayo lang po magkabit magpalit ng ating clutch yo kundi kaya ng center spring ayaw kaya ng ating spring dito no sa mga clutch. May mga nabibili naman po niya na talagang pang ano natin pang setup para medyo mas lumambot yung ating mga spring. Pero sa akin kasi baga pinaglaruan lang natin no. Hindi tayo bumili. Ano lang yung sa akin kasi wala akong pambili. Kaya ganoon ang ginawa ko. Pinutol ko lang tong aking center spring. Grinder ko lang. Kaya wala kasi yung pambili ganoon. Pwede rin naman pero kung kayo ay mayroon naman pambili, why not na hindi kayo bumili, di ba? Sa akin po kasi okay lang. May mga iba po kasi tayong mga may-ari na mga unit na ayaw po nila nung ganun. Sa akin okay lang po. Ayun, maraming salamat po muli mga kapatid. Ayun ay pasensya na po sa mga mekaniko. Ito po ay hindi para sa inyo uli. Ito po ay para po sa ating mga kapatid na may mga unit. Yun, yung may mga unit po na gustong matuto kung paano po yung sila lang magbabaklas o sila lang din po ang magkakabit para iwas, sabihin natin, gustong matuto. At saka siyempre, iwas ano na rin po yun sa gasto, ano, sa labor. Ayun, maraming salamat mga kapatid. Kung ikaw po ay bago sa aking channel, subscribe na po sa aking channel. Mga kapatid, wala pong mawawala sa inyo kung kayo po ay nakasubscribe sa aking channel. At kagandahan pa po doon, makakakuha pa po kayo ng kaunting kaalaman, ano. Yung iba siguro, ako ayaw, okay lang din po mag-skip sa aking video na ginagawa. Kung yung iba naman po na natutuwa, maraming salamat din po sa inyo kung kayo po ay nagtatapos. At yun po, pakiclick din po ang ating bell button mga kapatid para updated po kayo sa mga video na aking lalabas na kagaya nito sa kaunting kaalaman. Yun, ingat po tayo lahat mga kapatid. Maraming salamat po. Bye-bye. Yan, nakapag-backlash tayo.